pamilya ang nakatira sa paligid ng dump site ng Smoky Mountain 2 sa Manila. Ang pag-aalis ng mga recyclable items mula sa basura at ang mga kinolektang kahoy ay kanilang pinagsama-sama upang makagawa ng uling. Ito ang kanilang ginagamit bilang murang gasolina sa pagluluto. Kaugnay nito, naniniwala ang mga bumubuo ng Young Focus Philippines na ang bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng magandang kalusugan at mahusay na edukasyon. Dahil sa kondisyon ng mga batang nasa squatter area sa paligid ng Smoky Mountain 2, karamihan sa mga ito ay malnourished at hindi nakakapasok sa paaralan dahil kinakailangan nilang tumulong sa pagtatrabaho ng kanilang mga magulang. Katuwang sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga kabataang ito, ang Young Focus for Education and Development na isang non-government organization at naka-rehistro sa ilalim ng Securities and Exchange Commission. Sila ay kinikilala ng DSWD. 1992, ito ay pinasimula ng Young Focus International sa Netherlands sa pamamagitan ni na Mr. Paul at Mrs. Anne van Wijgerden na ngayon ay aktibo na rin sa bansa at Canada. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng mga bata na mahubog ang kanilang pag-iisip, pisikal, damdamin at espiritual sa pamamagitan ng pag-aaral at personal coaching. Dahil dito nade-develop ang kanilang mga nakatagong talento at naiiwas rin sa mga bisyo at di magandang kalagayan dahil sa kahirapan. Ating alamin kung paano sinusuportahan ng Young Focus Philippines ang mga kabataang nasa dump site sa Talakayan kasama si Ms. Claine Fuentes. Ako si Jinky Perlustica at APRUB sa amin ang organisasyong ito. Ay naku mga kaibigan, alam niyo naman ang inyong lingkod kapag kausapan tungkol sa kabataan, medyo may soft spot tayo dito. Ano po kaya? Please help me in giving our guest today an extra warm welcome. Ang ating po kasama ngayon ay si Mr. Manuel Manarang, ang Community Empowerment and Relations Manager ng Young Focus Philippines, at si Mr. Leonardo Tebiaso, isa po siyang college graduate student from the University of Polytechnic University of the Philippines. Kung tatanong nyo bakit yung isa ay Empowerment Manager, yung isa ay kagagraduate sa Polytechnic University of the Philippines. Mamalalaman nyo yung kaagad, but first, magandang gabi po sa inyo, gentlemen. Magandang gabi po naman. Okay. Si sir, hindi ko na papa-explain sa'yo dahil self-explanatory na yung position mo. Yes. Si Mr. Buuin natin yung pangalan uli ha. Leonardo Tebiaso. Ayan. Bakit, what is the relevance of you being here? Paano ka ba nakagraduate sa iyong kurso? Nakagraduate po ako sa tulong po ng Young Focus po. Dahil nung elementary po ako, sinuportahan po nila ako. Nung inisponsoran po nila ako, tapos binigay po yung mga pangangailangan ko sa school. Tinulungan po ako sa expenses po para makapunta ng school. At hanggang nakagraduate po ako ng college at naghahanap po ng work, patuloy pa rin po akong tinutulungan nila. Okay. I will beg for your indulgence, sir, no? Kasi I want the audience to hear it straight from the horse's mouth. Saan ka ba nakatira? At bakit ka naging qualified para tulungan ng Young Focus Philippines? Nakatira po ako sa Smoky Mountain po, sa Tondo, Manila po. Na yung lola ko po kasi ay isang scavenger. At ang aking tiyo po ay isang security guard po. Nang dahil po sa kahirapan rin po ng buhay, nang hindi po kaya na matustusan ng aking pamilya, matulungan ako sa pag-aaral. Nang nalaman po namin yung focus po, bali napasok po ko hanggang nung nag-elementary po, hanggang high school, pati college. Oo, hindi ko maiwasang mapansin, no? Ang binanggit mo lang ay iyong lola at ang iyong tiyuhin. Nasaan ang mga magulang mo? Wala na po kung ama po. Okay. Pero ang mama ko po ay sumusuporta po sa akin sa pagpasok-pasok ko po sa school, sa pamamagitan po ng gawain bahay din po. Okay. Yun, Leonardo, maraming salamat ha. Sir, wali magandang, magandang gabi sa'yo. Inuna natin si, anong pili ang palayo mo? Neo po. Neo. Inuna ko si Neo kasi coming from him, ano, parang na-explain na kung anong ginagawa ng Young Focus, no po. Pero from you, ang tanong ko kaagad ay ganito. How are you able to do this? Paano yung ito nagagawa? At saka paano kayo, kasi parang napakahirap, ano, sa Smoky Mountain, ang daming mga bata dyan, napakarami. Kung saan napakahirap, doon pa napakarami ng mga bata. Okay? Tapos nandiyan ang lahat ng klase ng problema. From health, yung malnutrition nila, yung culture nila, plus yung education. Paano yun na isa sa katuparan, yung pagpili sa mga batang katulad ni Neo
para maitaguyod ang pag-aaral? Una po, naniniwala kami na yung focus, naniniwala po na yung mga kabataan, yung edukasyon, napakahalaga po.